Magandang buhay mga kati at shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ito ay aking treasure hunting weekend noong nakaraang 4 na taon. At akin binaligan ito para may bahagi sa inyo kung paano natin malaman ang mga signs na ito na nagsasabi na merong tunnel or hidden chamber or hidden entrance sa inyong lugar. Maraming mga sinyalis na nagsasabi na merong ganito na mga entrances for treasures, pero hindi pare-pareho ang mga signs. Ito ay isa lamang sa mga signs na yon, kaya ibinahagi ko sa inyo. Ito ang una: kapag nakakita kayo ng bilog na bilog na parang kaldero, kalaki na bilog sa bato, ang ibig sabihin yan ay merong tunnel or entrance or chamber na malapit dyan. Pinakamalapit na distansya nito nasa 5 meters. Pinakamalayo ay 9 meters. Kaya yan, yung tinuro ko, yan ay 9 meters. At merong sign dyan ng entrance. Itong bibig or bunganga, ito, tinatawag ko ito noon na keropi. Kung napanood nyo ang video na yon, ang ibig sabihin ng bunganga ay pasukan, di ba? Kaya nga bunganga kasi pasukan. At isa sa mga sign nito, ito. Ayan. Ito yung isa sa mga sign na nagsasabi sa gilid lang ito ng bunganga. Atin tingnan ng close up ito. Makikita natin dito na nagbagsakan yung mga bato, ibig sabihin loosened gravel or loosened soil sa gilid, sa pangpang, kasi siya lang yung nagkaganon. Sa kahaba-haba na pangpang nito ay ito lang yung mga nagbagsakan, nagbar down, at makikita na mayroong mga biyak-biyak or parang sinalansan lang na mga rectangular rocks. Kaya dito, isa ito sa mga signs. At ang nag-confirm nito ay yung tinatawag natin na tagabantay, ito. Ito yung nag-confirm na merong bunganga dyan or entrance. Bibig, pasukan, entrance. At ang unang sign, tatlong signs ang nakikita natin dito na merong item, ay itong kanina yung pinakita ko na bilog na kasing laki ng kaldero. Ito yan. Ayan, yung bilog na yan, malaki yan na bilog, ayan o. At bato yan. Kaya ang kahulugan niya ay merong nakatagong kayamanan sa paligid lang. Kaya check nyo, pinakamalapit 5 meters sa mga ganong klaseng malaking butas sa bato. Okay, yung ganun, yung nakaharap na butas pa itaas. Kung butas na nakatagilid, yun ang maganda kasi meron ng direksyon. Itong nakaharap lang pa itaas ay wala siyang direksyon, pero nagsasabi siya na meron. Kaya look for another signs, at ang nakikita natin sa 9 meters sa harapan niya ay merong pangpang, at narito nga yung mukha ng parang palaka. Ito yun. Ito yun siya. At sa gilid niya, makita naman natin na andyan ang mga bato nagbagsakan. Bumabagsak ang mga bato. Pero sa unahan yan, ay walang ganyan na nagbagsakan na bato sa gilid ng pangpang. Kaya klarong-klaro, kung atin i-analyze, ito yung entrance. Ito. Itong aking binilugan. At sarado siya, sinara. Pero dahil sa tagal ng panahon ay nag-loosen, lumuluwag yung mga sinalansa na bato at nagbagsakan. Kaya yan ang mga magandang sign. Ngayon, ang tanong, giveaway ba ito or big deposit? Well, kapag ganyan na talagang gumagawa sila ng
entrance marker itong bibig na malaki at sinalansan ang bato, ibig sabihin, hindi yan yung small deposit na isang ammunition box lang. Kapag ganyan, ay pwedeng isang kahon yan na kayamanan na ginto. So, ibig sabihin, ay malaki-laking giveaway. Hindi siya masyadong small deposit. Hindi rin siya medium, pero malaki-laki siya. Kapag ganyan. O, napansin niyo ba? Bandang kaliwa palagi sa marker magbaon ng hapon. So, kung may marker, kaharap mo ang marker, ang kaliwa ang unang suspect. Ang bandang kaliwa ng bato. Kasi ang bato, ang hapon ay keep left yung kanilang standards. Sa mga sasakyan, keep left yung kanilang mga daanan. Kaya kaliwa talaga ang kanilang nakasanayan. Kaya diyan nilalagay sa mga kaliwa ng big boulder marker, karamihan ang mga small deposit. Kaya kagaya nito, nasa kaliwa talaga at makikita naman natin na ayan, maklaro natin na mayroong nag-start na pag-show up, nagpapakita na, nagbabadya na ang signs na mayroon nga ang concealed hidden entrance sa gilid nitong bato na malaking bibig. Okay, itong ano na to, discovery namin ay hindi ito natapos dahil sa COVID. COVID pa rin ang dahilan. Kaya naiwanan namin at hanggang ano lang kami. Hanggang paghukay ng mababaw lang. At hindi namin narating yung chamber talaga. Dahil sa mayroon ng COVID. At hindi na tayo makakalabas ng mga time na yon kung wala tayong yung tinatawag na card, COVID card. Which is ngayon ay sa Amerika at sa ibang nasyon ay nagbabayad na ang gobyerno sa mga taong naturukan ito ng COVID vaccine. Kasi nalaman na ang COVID vaccine na yun ay meron talagang microbio or ang COVID vaccine mismo ay nag-contain ng piraso, tinatawag na spike ng COVID. At narito na yan sa ating mga katawan. Kaya ang tanging gawin ay uminom ng detox. Detox. Search nyo lang sa Google kung anong mga detox yun. Kung napansin nyo, tayo ngayon ay nanghihina na kasi 3 taon nang nakalipas ang COVID. At yan ang mga taon na maramdaman natin ang epekto ng vaccine. 3 taon lang. At kung nakikita nyo, maraming namamatay na mga taong umiedad lamang ng 40 anyos. Yan ay isa na rin sa epekto sa COVID. Pero sa Pilipinas, hindi nagbabayad ang gobyerno. Kasi ang may kasalanan nun ay ang gobyerno kasi nag-impose siya na i-vaccine lahat ng tao. Sabi pa nga ni Duterte noon ay ipapakulong niyang hindi magpabaksin. Yun ang masama sa gobyerno natin. Kasi naniwala sa COVID. Itong si PBBM lang yata ang hindi naniniwala masyado. Kaya pag upo ni BBM, tanggal ka agad ang mga face mask. Sayang ang mga buhay natin dahil sa COVID na yon. Ginawa tayong dinipig, ini-injectionan tayo ng kung ano-ano. Merong pang booster. Okay, patuloy tayo sa videong ito. Ayan o. Bunga nga talaga siya, di ba? At yon doon yung bilog. Bato na may bilog na butas na malaki. At yan, kung makita nyo, mahaba yung pampang. At ito lang na portion ang bumabagsak, ang nagbagsakan ng mga bato. Nag-bar down. Kaya ito, gamitan natin ng ating deep metal seeking detector. Geotech ng Nocta Macro.
Okay, sa ang lalim na ma-detect nito ay nasa 5 to 7 meters. Kapag ganyan na malaking coil ang ginagamit. 5 kapag nakaset sa low sensitivity, 7 sa high sensitivity, pero mahirap yung high sensitivity kasi ang minerals na didetect ng high sensitivity, kaya medium lang ang adjustment natin. So ibig sabihin ay nasa 5 meters lang ang detection nito. At kung nais nyong bumili ng mga katulad nyan, phase out na yan, meron ng mga bago ngayon sa Nokta Macro. Tawagan nyo lang si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica 0975-6675-030 ang kanyang numero. At magtanong lang kayo kung anong swak sa inyong budget at hahanapan kayo ni Roniel ng maganda na mga klaseng detectors or scanners. Okay, so sabihin nyo lang akong nag-recommend, merong kunting discount yan kasi marami na akong na-recommend yan at sulit naman ang mga presyo kasi merong 3 years warranty sa mga binibili nyo. Kasi kung bibili lang kayo sa online ay mahirapan kayong kumuha ng warranty kasi walang physical store. Ang physical store ang maganda kasi pwede tayong pumunta doon at magreklamo kapag nasira ang ating gamit. Okay, so yun ang ating mga signs, katiets, na dapat nating tingnan. Kahit na wala tayong metal detector, kapag nakita natin ganito, merong sign ng bibig, bato na parang bibig, and then sa gilid niya ay ganito, nagbagsakan ng mga bato, at sa harapan nito ay merong bilog, bato na may butas na bilog na malagi. So tatlong signs na yan nagsasabi na mayroong treasure sa lugar. At wala na ibang maganda pang itong digging spot kundi itong gilid ng itong bibig na bato dahil nasa kaliwa siya. Kasi ang treasure karamihan ay ibinaon sa kaliwa ng bato kapag tayo nakaharap. Kasi ang Hapon, kahit Chinese, ay kaliwa yung kanilang standards. Okay, so dito minabuti ko lahat ang portion ng lupa dyan na nag-bar down na ma-detect para malaman natin ang malakas na detection. At ang detection ay hindi metal kundi cavity. Ibig sabihin, merong chamber nga. So tama tayo. Okay, so hanggang sa muli, kami pauwi na mga katiets. At shout out sa lahat ng ating mga katiets na nanonood ngayon. Paalam and God bless us all.